So normally, we hire a studio like this one, and then we hire all the equipment and we choose the photographer, right? This is G. Flaminiano. He is our photographer. Flamenco! Flamenco ba? I only say Flaminiano. Flamenco, dance! Okay, actually we're shooting my picture. I shoot every 5 years or 4 years a new quote, parang doctor picture. And G is my best photographer. I feel very comfortable with him. He makes me laugh. He doesn't make me stiff. So I really like the way it comes out. So for our show today, they don't know who it is, but what are you trying to achieve? Oh wow, something, a very powerful woman with confidence that radiates a real Bello girl. Yes, and she's still very feminine, strong and feminine. Champion, for this one, we just want to stick with the gold kind of vibe. So, hint na yun, ah, gold. Gold and gold. And so, I just want to keep everything very simple. You know, my aesthetics are very 90s pa rin eh. So, it's a glamorous woman, beautiful. So, I want to keep it very simple. So, okay, we're achieving it so far. Hi! What goes on behind the shoes? Oh my god, ang kalat! Hello! Ganito talaga sa kalat. I know, ganito talaga. Okay, so, because she's a champ, so kailangan gold. Okay, so it's all gold, and then meron tayong white for the beauty. Na soft lang, and then lilipad-lipad siya lito. Ah, okay. Ganyan. So, and then, lahat ng gold, lame, iba-ibang fabrics, ganyan. Lahat ng gold. Lahat ng gold talaga. Yeah. Ano yung top niya? Yun ba? Yung parang bathing suit? Ito na yun? This one, yeah. Kasi, so, meron, oh, favorite shot ko kasi yung parang medyo metal. Yeah. Diba? Pero ang ganda ng tela. It'll really hug her body. Right. Ang ganda-ganda. And kailangan din, because this is her color. So, right? So. Yes. So this is our golden girl, Heidi Lynn. As you know, she's the first gold medalist from the Philippines. Yay! After 90, how many years? 7 years. 97 years. And tama-tama because she's also, her favorite treatment in Bello is the Admolite, which is a gold laser. So perfect. So Raymond is a whiz as far as hair is concerned. And Raymond, anong idea mo para kay Heidi Lynn? Today, ang gagawin natin is old Hollywood. Ito yung peg namin. So, second look na kami. Ang gagawin namin ngayon is old Hollywood. Tapos yung damit niya yung nagpo-flow. Pero yung buhok lang niya yung naka-steady. Yun lang. Tapos yung third namin is high ponytail na binabalibag ko yung buhok. Binabalibag yes. Talaga? What does that mean? Balibog? Balibag? Tinatos. Yes, because it's Raymond's birthday. We will give him my favorite chocolate cake. Manila House Fudgy Chocolate. Kumakain ka ba ng chocolate? Of course. Okay, oh. Raymond, happy birthday. Happy birthday! Yay! Thank you. Okay, see, one Saturday, I'm shy. One did the makeup of all my special events. This guy has been, how long have you been doing my makeup one? 20 years or something. So, medyo, you know, I'm very conscious about the way I look kasi feeling ko hindi naman po ako ganun kagandahan. But makeup can really do wonders and make you look very pretty. And of course, there are two people I trust a lot, but for my wedding and I think the 25th anniversary and any pictorials that I have, normally I call in the pinaka magaling. And that's Juan Sarte, who is always busy. Juan, halika ka. Show. Juan has been doing makeup for how many years now, Juan? 20 years. Basta I was amazed when he first did my makeup kasi gumanda ako. Parang for the first time, I liked my pictures. So ngayon, I always look for Juan, lalo na pag mga covers ng magazines, ganon, or inside, siya gumagawa. If I can get him. But we're lucky because Heidi Lynn also loves Juan, right? Mm-hmm. Oh, yes. Kasi Juan always makes you look like yourself. Pero, prettier, di ba? At saka, hindi masakit. Nakikosmetic surgery. Pero mas permanent na mahinagawa namin.
Anyways, so ano idea mo kay Hydenin? Warm colors usually, and because gold yung so. I put a little gold lang on her highlights. Mm. Pero di naman, ganda naman ng features ng Hydenin. Ganda ng nose, ganda ng eyes, ganda ng lips. Nose. Wala ka ng... The nose is very, very cute. Very maamo. Very sweet ang look niya. So thank you so much for making her even more beautiful. So I know our pictorial billboard levels to, kailangan maganda. Thank you, Juan. Thank you. Hello everybody, we are doing the top Google search on Hydenin Diaz. Yay! Clap, 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 clap. Yes, we researched on Google what are the most common questions asked of Hydenin. And she will ask herself the question, she will peel off the thing, and then she will answer. So I hope she tells the truth. Truth, huh? Okay. Yeah. All game. Da-da-da. Ano nakalagay? Hydenin Diaz boyfriend, si Julius. Yay! Okay, I think this is the time to make chismis a bit. How long have you been together? Magko 4 years po kami. 4 years. So, kausap ko si Julius, napakabait, napaka-charming, and most importantly, napaka-in love. Ay, supportive. Super supportive. Wala ka na mahanap mas supportive na boyfriend. According to him, he got to like you. He just saw you lifting or something. Tapos, he got attracted to you. And ikaw, napansin mo ba siya? Napansin ko naman siya. Kasi very sportive siya. Tapos, na-meet ko siya nung Uzbekistan. Mm. Mahirap kasi maghanap ng lalaking susuportahan ako sa ginagawa ko. At, strong personality ako eh. Okay. And, ayun. Supportive so, in the beginning, magkaibigan lang kayo? Yes, in the beginning. Kasi, nagko-compete din si Julius, di ba? Yes, weightlifter din si Julius. Tapos, na-injure ang likod niya? Yes, na-injure likod niya. Then, he decided to go here to help me. Ah, okay. Ngayon, ako, Hayden and I work together. And honestly, medyo kung minsan, nagbabanggaan kami palagi ng ulo. Kasi mahirap yata ang kasama mo. Magaling kasi si Hayden, marami rin siyang alam, pero marami rin akong alam. Kaya nga. So, how do you guys work with that? Okay lang? Okay lang. Mahirap lang kasi nga parehas kami ng medyo strong ang personality. Pero at the end of the day, we choose to communicate and talk. Pero nag-iba yung relationship niyo ba? Kasi ngayon, of course, you became very famous, successful. Has it changed your relationship in any way? Siguro nag-level up lang. Nag-level up lang. Pero, syempre, medyo nahihirapan kami. Kasi nga, naging busy. Tapos, ibang environment dito, ibang level. Mm-hmm. Ang pagpamanalo ko ng gold medal sa Olympics. Pero grabe, I mean, he started training you, I know, 2018. And do you think he played a big role that you finally made the gold? By the way, Hydenin, how many times did you compete na... Hindi ka naman umabot ng any... Di ba, how many times have you competed in the Olympics? So, Olympics, fourth Olympics ko na in Tokyo 2020. And yung first Olympics ko, 2008. Tapos, wala na. Anong place mo nun? Second to the last. Second to the last. Okay. Second question. Hydenin Diaz. Prize. Prize? Prize. Ano ibig sabihin? Yung mga prizes mo this time, anong pinaka... Dream na nakuha mo na ba yung dream, whatever price mo? Gusto ko lang po sabihin na hindi ko po in-expect ang lahat ng prizes na to. Pero siguro ang pinakamagandang prize siguro yung nakasama ko yung nanay tatay ko nung pagdating dito. Tapos, yun, mga pangarap kong bahay. Ganun eh. Siyempre, as an athlete, gusto ko rin na magkaroon ng bahay. Mm-hmm. Maging stable. Wala kang iisipin na for your future. Good. Yes. I love your parents. You're so nice. Okay, turn ko naman. Ikaw naman, Doc. Vicky Bellos, walang hiya kayo. Talaga, itong number one question niyo. Medyo masakit sa loob ko to. Vicky Bellos' age. I have to say, I'm galit at Google. Pinatanda ako ng 1 year. 64 lang po ako, hindi 65. Hindi naman ho ako magsisinungaling for 1 year. So, totoo yun. Pero I look 25, right? Oo, diba? Oh, yeah. Kaya sila curious. Hindi nila alam kung ilang taon ka. Yeah, actually, dapat hindi sabihin para hindi nila isipin. Kasi pag sinabi mo na yung age mo, nakapako ka na doon. Number two, what is the age of Hayden? Gusto niya lang ipahalata sa akin. Ang tanda ko compared kay Hayden, ano? Our difference is,
23 years old. Yes. Hi, Dilin Diaz. Wait. Paiba-iba po yung weight ko. Kasi depende kung anong nilalaro ko or kung nasa weightlift competition phase na ako. Kung sa competition 55, pero pag medyo malayo, nasa 58, 59. Tapos pag malapit na, nasa 57.5. Hindi ka ba humihina pag nagda-diet ka ng ganun? Hindi naman. Kasi kaya may sports nutritionist po. Ah, okay. O, next question. Next question. Age? Oy, tinatanong din sa akin. Age din? O sige. Ay, mukhang bata ata ako. Of course, nagbebelo ka, di ba? Oo. Pinilit. 30 years old na ako. 30. Oh, looking mukha very young. Mukha lang 18. Agree. Give me fact. Ako naman, height. 5'3 po. Pero I think, habang tumatanda, nagsishrink. Ewan ko. Pero 5'3 talaga ako officially. Next question is... wedding. Ano ba? Dalawang wedding ko kasi. Pero yung kay Hayden, of course, it was held in 2017. 4 years lang kami married, but we've been together 16 years. And we got married in Paris. And I'm very happy to say, yung nagplano ng wedding, if you found it maganda, if you saw it on YouTube, is lahat-lahat pinano ni Hayden. Kasi ang trabaho ko noon, magmukha lang bata. Diba? Okay, your turn. Sige. Ay, Olympics. Mm. So, ayun, may Olympics po. Naglaro ako ng Olympics 2008, 2012, 2016, tapos 2020 Olympics. Kung anong pinaka-memorable, syempre, Tokyo 2020 Olympics. Kasi naiwi ko ang gold medal. Dahil na-inspire! Because of Julius, at saka she worked hard. Alam mo, ito, babaeng to, iba. Yung mga itawa pag may na-face na obstacle, parang ayoko na, give up na ako. Ito, hindi. Lalo ka naging malakas, di ba? Yes. Okay. Yeah. Wow. Coach! So... ayan, Julius. Yung head coach ko ngayon, si Coach Julius. Then, marami pong tao behind me sa Team HD. So, my sports nutritionist, my sports psychologist. Tapos dati, nandun si Coach Gao. Tapos nun, may coach din ako before nung London Olympics. Parang dami, no? Pero may coaches ako. Marami akong coach sa weightlifting community. Tapos meron din ako sa SNC coach. Basta marami ako. Marami. It takes a village to make you win. In other words, it's not just you alone. But in the end, you're all alone. Yeah. Di ba? So that's really, ano. Did you feel that day mananalo ka? Meron kang bang kutob? Yes. Ay, yes, okay. Yes, thank you, God. Don't forget sigat. God, Coach. Sigat talaga yun. Siyempre, prepared ako mentally, emotionally. Pero pagdating dun, kailangan ibigay sa kanya eh. Oo. Hindi ko control yung resulta ng laro. Very good. Thank you, God. I always say, do everything like everything depends on you. But pray like everything depends on God. And that's what you did. Vicky Bello before. So Vicky Bello before, I used to be very fat. I used to be very pimply. Kaya naman po naging doktor ako ng beauty kasi medyo insecure na insecure po ako dahil napakataba ko at lagi akong niloloko ng mga tao na may mukha akong pimples na tinubuan ng mukha. Marami akong doktor na pinuntahan. Wala po nakakapagaling sa akin. So I took matters into my own hands just like Heidi Lynn did. I figured out I'll fix myself. And I did, and that knowledge, whatever I learned along the way, I'm sharing it with all the patients. So I think, blessing in disguise. If you think sometimes, ang sama ng luck mo, ba't ka pinanganak na ganito, ang daming tigyawat, or mataba, or what, then you know that that's a message from God, and somehow it will become positive in the end. And then, nandito naman tayo sa aking seal na... okay, Vicky Bello Products. Marami. Marami po akong produkto. Ang nangyari po dito, nagtayo po ako ng clinic at saka pang mayaman lang daw yung clinic ko, Bello Medical Group. So pag kumakain kami sa restaurant or sa pumunta kami sa supermarket, lagi nagsasabi ang mga cashier, ma'am, wala po kayong produkto para sa amin. So, kaya it was born the Intelligent Skincare Bello Essentials. Para sa inyo po yun. Para everybody has a right to have good skin, feel good about themselves. Diba? Your turn. Gold. Tokyo 2020. Gold medal. Gold dress. Gold body. Gold heart. Marami pong gold, yes. Maraming gold. Pero siguro may
gold standard team ako behind me. So ngayon, ninenervous ka ba na you have to reach higher levels of gold? Hindi naman. Hindi ako yung parang ipapressure yung sarili ko to please everyone. Kasi kung yung mindset ko, kasi kung gusto kong gawin yung ginagawa ko, gagawin ko yung best ko. Not because na yun ang sinasabi ng iba. That is such a good attitude. Yes. Do it for yourself and yes. for God. Yes. Yeah. Be like a horse. Huwag ka lang tumingin kanan at kaliwa. Madidistract ka lang. Oh, next question. Next question. Hi, Dylan Diaz News. Ano? May bad news ba sa'yo? Anong pinakamasama? Ay, okay. Parang gusto nilang malaman kung may bagong news sa akin. So, ito. Endorser. Hindi, ano ba? Our new Bello Baby. Bello Baby ako. So, Bello Beautiful. Ayun, yun ang good news. Meron akong alam kung hindi ko sasabihin. Ay. Diba? Magaling ako. See, I don't make chismis. Okay. Vicky Bello, daughter. Dalawa po yung daughters ko, ha? Baka nakalimutan nyo. Meron po akong Crystal. And of course, my very famous daughter is Scarlett Snow Bello. Ako po yung siyang star. Ako ang also starring. And she's really the best. Alam mo, I really am so happy. Dahil sa pandemic, super kaming close. And I'm so happy na meron akong baby na 6 years old. Na napakatalino, di ba? Mm-hmm, at saka ano, mabilis. Tinalo mabilis, ka. Mabilis, saka napaka-active niya. No? Active. Masaya siyang bata. Good girl. My full name, so I was born Victoria Marie Cancho. Di ba? Layo ng pangalan ko. But I was adopted by the Bellos. So my name now is Maria Victoria Bello. Your turn. Ay, ako. Full name, Heidelin Diaz Francisco Diaz. Baka maging... Ang dami! Heidelin Francisco Diaz. Tapos maging? Maging... Malay natin. Bello. Adopted na siya, Bello Baby. Study. Yes, so before nag-aaral ako ng computer science, nag-stop ako. Tapos ngayon, nag-aaral ako sa College of St. Benilde ng Business Management. Di pa ako tapos. Gusto mo talaga matapos? Kailangan eh. Kasi syempre, di ba, parang gold medalist ka nga, silver medalist, pero hindi ka naman ako. May mga ganun eh. Pero para sa akin, gusto kong mas marami akong matuto. Kasi kung mas marami akong matuto, mas marami akong matutulungan. I know. She really wants to help the body, weightlifting in the Philippines. Yes. Kasi we have a big chance to win, right? You show the way. Vicky Bello quotes. So my quote is always, what you look like when you're 20 is God's gift to you. Genetic yan. But what you look like when you're 40 is your gift to yourself. So I'm sure Heidelin will agree with me. Exercise, eating right, di ba? Is very important, living a good, healthy life. So next is skincare. So my skincare is Zenobagi. Ginagamit mo rin, di ba? Zenobagi. Yes. How do you like it? Maganda. Oh. Di ba? Gusto ko lang ikwento na... May pimples pa ako. Marami akong pimples at medyo oily. And after 3 sessions, tapos nagpa yung Adva. Adva Clear. Yeah, Adva. Dahil yun, naging okay. Kaya gusto ko magpa-session ulit. Ayun. I'm so happy nga. Kasi you sent a text to Doris, unsolicited. Pinakita niya sa akin. Sabi mo, Doris, tingnan mo ang ganda ng skin ko. Never ko akalain na magiging ganito. After never, 3 sessions lang. So, never ko inakala na magiging okay. Pero ang ganda. Up close and personal, super nice. Hi, Dylan Diaz, occupation. So, ako ay nasa Philippine Air Force as staff sergeant. Tapos, estudyante din ako at atleta. Does that mean you're gonna fly a plane or something? Hindi po. Kasi akala ng iba pag... nasa Air Force, piloto. Marami pong ibang personnel behind. Ba't mo pinili Air Force? Lahat po ng atleta, yun ang... Lahat kami, pangarap namin na magkaroon ng stable job. And yun yung fallback namin. After ng career namin sa sports, what's next? So doon kami pupunta. Sa Air Force. Okay. Yes. Vicky Bello, best-selling service and products. So number one sa amin in Bello is of course acne, lalo na ngayon, pandemic, ang dami nakaka... Ano tawag dyan? Isa na ako dun. Bacne, maskne, whatever. And the products, as I said earlier, is Zenobagi products sa medical group. Sa intelligent skincare naman, ang very mabenta sa amin ngayon yung mga whitening, lightening, brightening products. So it's very popular.
most affordable facial treatment. Alam mo, Bello, cleaning. Nagpa-clean ka. Alam mo, itong batang to, napakatapang pero umiiyak. Sakit! Sobra! Pero di naman. Malinis. Kasi kailangan talaga tanggalin lahat ng pus, blackheads. If not, hindi pa rin pag-touch mo ng skin mo, it's still... Ano, but that's our most affordable at 1,200 pesos. Malapit na tayo. Malapit na pwede pala. Pwede ka na mag-reside. Hayden Dios Awards. Marami. Ano? Poem Towns Award. Marami. Ang dami na. Marami. PSA Award sa Philippine Sports Award. Yun. Future plan. Siyempre, next year, maglalaro ako SEA Games, Asian Games. Then, mag-aaral ako. Magtatapos ako ng pag-aaral by 2 years siguro. Tapos, baka magpakasal, ganun. Magkapamilya. Tapos, hindi ko na alam. Marami na yun. So, one more Olympic. You're planning to join the 2024? Kinoconsider ko naman. Pero tinitignan ko paano yung qualifying, kung may body weight ko. Kasi syempre, magbabago pagdating sa Olympics eh. So, depende pa. Tapos, grabe ba ang preparasyon? Grabe. Grabe ang preparasyon. Kailangan mong i-give up lahat. Tapos, focus. Oh, okay. Mahirap yun. Especially, nag-gold ka na. Parang okay na. Oh. Dr. Vicky Bello luxury brand. I think I'm into watches now. This is my watch. Yes, mostly Patek Philippe and business. So I love my business because it's also my hobby. I love going, I'm so passionate about making people happy by making them feel better and self-confident. Nag-improve ba yung self-confidence mo? Yes. And are you happier? Yes. Oh, yun. Yun ang bayad sa akin. Actually, at this point in time, yun ang kaligayahan ko. And oh, your turn. Hadin Diaz Net. Di ko alam. Huwag mo nang alamin. Hindi ko. Feeling ko work ka lang ng work para ano. Kasi alam mo, pag inalam mo pa, parang, ay, okay na ako. Huwag na. Okay na ako. Okay. Tinanong din na sa akin yon. Honestly, hindi ko rin alam. Kasi, wala. I feel it drags you down if you keep looking at your money and counting. But I know what my net worth is. I am so rich in people who love me. Yes. And my employees, and my babies, yes. And my staff. And that really, alam mo, sa pandemic na to, if there's anything you should realize, money doesn't matter. You cannot bring it to heaven. So, if you have time in this world, live it like it's your last day palagi. Kung anong gusto mong gawin, if kunyari ito na yung last day mo, yun ang gagawin mo. Para wala akong regrets pag alis. And my Instagram, please follow me on Instagram. Victoria, that's my real name. Parang Queen Victoria lang po. _ Bello. Thank you so much Thank for being so such much, a good sport, guys. I hope to see you again. I know you're going to Malaysia. How long will you be there? 1 month mahigit. And it goes to show that the sportsmanship transcends all nationalities. And that's the way it should be. It should bring us together. Not make us try to beat each other. Diba? Yes. Okay. So. And I'm waiting to be ninang. Thank you. Talagang hindi mapigil. Just joking, Noel. Okay, so guys, please don't forget to like, subscribe, and comment down below on my YouTube channel.